Nanawagan ako sa lahat-lahat ng mga tao na sa palagay ninyo naloko kayo ni Rudy Baldwin, sa palagay ninyo na-scam kayo, mag-join kayo sa anti or anti-Rudy Baldwin group, hanapin nyo lang dyan, i-post nyo lahat ng evidence na meron kayo, at sa mga lahat ng mga tao, lalo na mga nagme-message sa akin, i-post nyo dyan sa anti-Rudy Baldwin. Mag-join kayo na sa palagay ninyo nagbigay ng sakit ng ulo sa inyo o na-distress kayo dahil sa mga peking vision ni Rudy Baldwin. Guys, napatunayan ko na sa inyo, pumunta kayo sa mga hindi pa nakapanood ng video ko, pumunta kayo sa page ko, pumunta kayo sa pinakadulo, hanapin nyo yung una-una kong video hanggang sa itong video ko. Napatunayan ko sa inyo guys na ang mga vision ni Rudy Baldwin ay isang peke. Insaktong idyan, insaktong-insakto sa Google, yung description niya, sa vision niya, insaktong-insakto sa Google or Google. So, kayo na ang bahalang humusga dyan, nasa sa inyo niyan kung hindi pa kayo gigising o nasa sa inyo niyan kung papatuloy niyong iiduluhin si Rudy Baldwin. Walang pumapigil sa inyo at wala rin pipigil sa akin na gagawa ng video critic dahil opinion ko ito. Sa mga nananakot sa akin dyan, sa susunod na mananakot kayo, sa susunod na sisindak-sindakin niyo ako, yung my sense, hindi yung comedy na panakot. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na hindi lang si Rudy Baldwin at hindi ito kauna-unahang pagkakataon na may binangga akong isang tao. Hindi ito una pagkakataon na may isinapubliko akong panluloko. Kahit sino ka pa, kahit 100 million followers mo pa, kung hawak ko ang katotohanan at magpapatunay na isa kang manluloko, wala akong kinatatakutan kahit sino ka pa at walang pipigil sa akin kahit na mag-message kayo sa akin dyan 100 times, 1,000 times na natigilan ko na ang paggagawa ko ng video dahil nakakasira ako kay Rudy Baldwin. Hindi nyo na ba, pilit nyo bang nilalason ang sarili nyong utak na hindi paniwalaan yung katotohanan? O kayo mismo sinisira nyo ang utak nyo o nilalason nyo ang utak nyo dahil sa maling paniniwala nyo kay Rudy Baldwin? Hindi ko kayo pinipilit, nasa inyo yan. Kung ayaw nyo manood sa video ko, hindi ko kayo pinipilit, huwag kayo manood ng video ko. Pero itong video ko, patuloy at patuloy kong gagawin para gisingin ang mga taong hanggang ngayon natutulog pa sa kasinungalingan. Na hanggang ngayon, nabubuhay pa rin o andyan pa rin ang paniniwala kay Rudy Baldwin. Pinatunayan ko na, andyan na 100%. Saan pa ba dyan ang hindi ninyo maintindihan? Ngayon, sa mga naghahamon sa akin at sa mga tumatakot sa akin na malaking binangga ko, 2.4 million follower, and so, sa susunod na takot-takotin niyo ako, you my sense. At saka sa mga tao dyan na sinusubukan akong paikutin, sa mga tao dyan na trying hard, playing hard, na akala ninyo ay kaya niyo akong paikutin, guys, malayo na narating ng utak ko at hindi ko to gagawin ng video critic na ito ko. Ang utak ko ay kasing parehas ng parehas ng utak ng taong iniidolo nyo. Gagawa rin lang ng kapahamakan, gagawa rin lang ng vision, siya mismo naglagay na ng sarili niya sa kapahamakan. So ang utak ko guys, huwag nyo ikumpara parehas sa taong iniidolo ninyo. Doon sa mga tao na hinalungkat ang private life ni Rudy Lisa, ni Rudy Baldwin, ni Ginger Santos, nakalagay dyan public figure siya. So ano ang ibig sabihin nun? Natural hahalungkatin ang tao na may ayaw sa kanya or imbestigahan siya, hahalungkatin kung ano ang pagkatao niya. So ayan, nasagot ko na. Ngayon, nung lumabas ang unang video ko guys, naibanggit ko o nakarating sa kung totoo man yung anak na si Almera Hermosa, bago pa man lumabas ang video ko, nag-uusap na si Rudelisa Fernandez or si Liz Fernandez sa anak niya. Nag-uusap na sila kung totoo man yung anak. Nagkukunwari siya siya si Rudelisa Fernandez at saka si Rudy Baldwin. Nagtatago siya sa iisang Facebook page account. So nung lumabas ang mga video na ito at
Doon nagising yung anak, kung totoo man ang anak ni Rodelisa o ni Rudy Baldwin o ni Ginger Santos, doon na nilabas para sa kaalaman ng lahat, yung si Almera Hermosa, may hawak siyang marriage certificate at birth certificate na nakalagay diyan, Rodelisa Fernandez. Si Rodelisa Fernandez, kinakausap niya si Almera Hermosa. So ano sa palagay ninyo? Ha? Natural. Kung sa mga nagbibintang sa mga sa anak ni Rodelisa Fernandez o ni Rudy Baldwin, ang hangad lang niya, gusto lang niyang malaman ang katotohanan kasi may hawak siya na marriage contract at birth certificate. So hinahamon siya ni Almera na magpa-DNA test. So bakit? Kung ikaw, Rudy Baldwin, malinis ang konsensya mo, kung totoo kang tao, kung gifted ka, harapin mo si Almera Hermosa para matapos ng lahat. Kung totoo malinis ang puso mo, kung malinis ang hangarin mo para tumulong sa tao, gaya ng sinabi mo sa Mars, sa interview mo na walang bayad, ginagawa mo ito kasi love ko kayo. Ngayon, hindi alam ng mga tao na ang presyo ng panguhula mo o pangtulong mo is may bayad. So ano ang tawag niyan? Ha? May bayad. Patunayan ko yan sa iyo, kahit dinilit mo, kahit wala ka ng Facebook page, nandito pa rin sa akin. Hinamon mo nga ako, di ba? No, nababayaran mo ako ng 1,000 libre pagkain. So, sa susunod na video ko, abangan mo kung magkano ang hamon ko sa iyo sa pagpapahula. Guys, buksan niyo na yung isip niyo. Maliwanag na nilabas ko ang katotohanan na si Rudy Baldwin ay isang peke na visionary o peke ang mga vision niya. Nasa sa inyo na yan, kung maniwala kayo o hindi, walang pumipigil sa inyo. Ngayon, diyan sa gumagawa ng picture ko na ang pangalan Grace Rodriguez, siya yung may-ari ng Rudy Baldwin supporters. Hindi nila, naintindihan ko na hindi niyo matanggap, masakit sa dibdib na ilabas ko ang katotohanan. Kasi hanggang ngayon, pilit niyo pa rin, isinisiksik dyan sa isip niyo na ang iniidolo niyo si Rudy Baldwin ay isang gifted, isang padala ng Diyos para gabayan kayo. Pilit yung sinisiksik at pilit yung pinaniniwalaan na alam ko na nanonood kayo sa video ko at alam ko na binabasa nyo ang mga post ko dyan na patunay na si Rudy Baldwin ay isang peke. Hindi pa ba klaro sa inyo na nilabas ko, kinumpare ko ang vision ni Rudy Baldwin, ang vision niya sa Taal Volcano is one day after nangyari na bago siya nagpost ng vision niya. Hindi pa ba maliwanag na maliwanag yan? Ngayon, kung hindi kayo hindi nyo paniwalaan, nasa sa inyo na yan. Bahala na kayo kung anong tawagin nyo sa sarili nyo, pero yaan, I do apologize my word, pero yaan ay malaking katangahan at malaki ng kabubuhan kung hanggang ngayon patuloy nyo iniidolo si Rudy Baldwin na alam nyo na nilalaso niya ng millions na tao sa mali niyang mga vision. Nagbibigay siya ng stress. Isipin nyo ba naman, ilagay niya dyan sa vision niya, may mangyayaring rape sa ganitong lugar, may mangyayaring sunog, aksidente. Ang OFW natin sa ibang bansa, magpapanik, lalong-lalo na may anak na babae, kasi may rirapen. Oh, hindi ba distress yan? Di ba malaking distraction yan sa mga OFW natin? Di ba stress ang binibigay niya? Tapos sa dulo ng post niya, sasabihin niya, pinapaalalahanan ko kayo, mag-ingat kayo, manalangin kayo. Ginagamit niya ang Panginoong Hesus. Pero sa una ng post na tinotorture niya ang utak niyo, saan bandang hindi niyo dyan maintindihan? Isa pa, sa mga hindi pa nakapanood ng video ko, isa pa, isisingit ko, napatunayan ko na isa siyang peke. Dyan sa mga video critic ko, hindi ako magagawa ng video na wala akong ebidensya. Pumunta kayo sa Facebook page ko, dyan hanapin niyo lahat ng ebidensya at sasabi at tanungin nyo ang sarili nyo. Ang binibigay niya sa mga tao, distress, stress, hindi love na tinatawag, hindi paalala, hindi yan care na tinatawag, pang sarili niya. Dahil kung isa siyang gifted at nagbibigay siya, tatanungin siya, isasabihin ko ulit, kung isa siyang gifted, nagbibigay siya ng lotto number, bakit siya magbibigay ng lotto number sa isa sa mga followers niya? Ha? Kung totoong gifted siya at lotto, edi sana milyonarya na siya, bilyonarya na siya. Lahat ng angka niya, bilyonaryo, bilyonarya, milyonarya.
bakit pa siya gagawa ng Facebook page at maghula-hula? Kung gifted siya, kung may power siyang magbigay ng number para manalo sa loto, come on guys, open your mind. It's a common sense. It's a common sense. Nasa inyo na lang yan kung patuloy nyo na lalasunin ang utak nyo. Klarong-klaro na dyan, manood kayo sa lahat ng video ko. At ikalat, sa lahat-lahat ng mga, ulit pinananawagan ako, sa lahat-lahat ng mga tao na sa palagay ninyo, niloko kayo ni Rudy Baldwin, sa mga tao na may hawak ng evidence, na nagpapatunay na na-scam kayo, at sa mga tao na palagay ninyo o pakiramdam ninyo na distress kayo sa mga vision ni Rudy Baldwin, mag-join po kayo, inanayahan ko kayo, mag-join sa anti or anti-Rudy Baldwin, hanapin nyo dyan, and i-post nyo lahat ng evidence. At sa ulit, maraming salamat sa mga members ng Anti Rudy Baldwin at sa mga bagong members, sa kapwa ko mga admins. Maraming salamat sa mga effort nyo at patuloy tayo na harapin ito, at isa lang ang pinaglalaban natin. Ang pinaglalaban lang natin, igisingin at bigyan ng katarungan ang mga taong miloko at pinaikot ni Rudy Baldwin, no, Rudy Lisa Fernandez or Ginger Santos. Sa ulit guys, maiwasan natin ang aksidente kung tayo ay responsable sa araw-araw nating pamumuhay, at lagi tayong manalangin para sa ating araw-araw na pamumuhay, at sundin lang natin ang utos ng gobyerno natin ngayon na lalong-lalo na nararanasan natin yung coronavirus. So guys, please share this video para makarating sa mga taong hindi pa namumulat ngayon, o mga taong wala pang alam na nag-aantay, lalong-lalo na sa mga taong nagpapahula, lalong-lalo na sa mga taong nag-aabang ng loto, at lalo na sa mga taong nag-aabang pa na bumalik.